We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang umaga, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Matapos nga na maisagawa ang limited face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan noong nakaraang linggo, ngayong araw sinimula na rin ang limited face-to-face classes sa mga pribadong paaralan sa bansa. Narito ang report. Nasa 20 pribadong paaralan sa bansa ang nagsimula na ng kanilang limited face-to-face classes ngayong araw. Ayon sa DepEd, nagrekomenda ang bawat rehiyon ng 3 private schools sa kani-kanilang lugar para sa limited face-to-face classes. Ngunit 20 lamang sa mga ito ang naaprubahan ng ahensya. 5 sa mga naaprubahan ng mga paaralan ang mula sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa DepEd, nasa minimum to low risk area ang mga paaralan na isa sa ilalim sa limited face-to-face classes. Tulad sa mga pampublikong paaralan, limitado din lang sa grade level, bilang ng mga estudyante at oras ng klase kada araw ang limited face-to-face classes sa mga pribadong paaralan. Grade 1 to grade 3 at senior high school lamang ang papayagan sa pilot testing ng limited face-to-face classes. Ang paaralan, nasabing paaralan ay with different program offerings po sila, then maka-accommodate po sila ng mas maraming sections. Yung paaralan po nila ay walking distance, then yung mga teachers po nila ay vaccinated. Sa Bicol Region, meron sanang 3 pribadong paaralan ay nirekomenda ang DepEd Bicol, ngunit wala sa mga ito ang naaprubahan na makasama sa pilot face-to-face classes ngayong araw. Sa Region 6 naman, 3 paaralan rin ang naaprubahan na magpatupad ng limited face-to-face classes. Ayon sa DepEd 6, handa na ang mga naturang paaralan para sa limited face-to-face classes ngayong araw. Dumaan rin ang mga naturang paaralan sa assessment kung saan pumasa ang mga ito sa kahandaan sa health and safety protocols. Bakunado rin ang lahat ng teaching and non-teaching personnel sa mga naturang paaralan. Sa Region 7 naman, isa lamang na paaralan ang naaprubahan habang 2 naman sa Region 8. Ang mga paaralang ito, handa na rin sa pagbabalik eskwela ng kani-kanilang estudyante. Samantala sa Region 9 naman, meron ring isang paaralan na naaprubahan ng DepEd. 3 sa Region 10, 1 sa Region 11, 2 sa Region 12, habang 1 naman sa Caraga Region. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Bagong alert level system, ipinatupad na rin sa natitirang 24 na mga probinsya at lungsod na hindi pa isinasailalim sa bagong guidelines ng IATF. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa report. Fully implemented na simula ngayong araw sa buong bansa ang pagpapatupad ng bagong alert level system kaugnay ng quarantine classification. Ayon sa IATF, simula ngayong araw hanggang November 30, nasa ilalim na rin ng alert level 2 ang 19 na iba pang probinsya. Habang 5 iba pang lugar sa bansa ang nasa ilalim naman ng alert level 3. Matatandaan na unang isinailalim sa alert level 2 ang Metro Manila
at sunod namang ipinatupad ang bagong alert level system sa iba pang mga probinsya, matapos bumaba na ang mga bagong kaso ng COVID-19. Sa Iloilo City, matapos isailalim sa alert level 2, wala ng plastic barrier ang mga jeep at hindi na din required ang pagsusot ng face shield. Dahil sa mas pinaluwag na protocols, marami na rin ang lumalabas upang samantalahin na makapag-early Christmas shopping. Good line naman kung mag-December, di ba, gutok? So, para maka-safe. Ang social distancing, hindi man man. Good line na kung wala social distancing, isa may bata kami lang. Ang ibang vendors nga, umaapilan ng payagan silang makapwesto sa mga bangketa ng mas maaga. Di makapagwa kami tani sa ngamon yung barligya, maka-dire-display na tani kami eh. Ti may maka ano na tani galing kay amo na nagamay lang amon pisto ti ang kisa ang tawo nagalalagi na kung basog tanda ko may nga bulig pero subong pandemya good like. Sa Maguindanao naman, sa kabila ng pagsasailalim sa alert level 2, humihingi pa din ang mga otoridad ng vaccination card sa mga papasok sa probinsya. Pero nilinaw naman ng pulisya na pinapapasok pa rin ang mga walang vaccination cards. Pero pinapaalalahanan naman ito ang publiko na hindi makakapasok sa ilang establishmento sa probinsya ang mga hindi bakunado. Kung kaya't hinihikayat nila at ng Interagency Task Force ang lahat ng mga tagabang sa Moro Region na magpabakuna. Lalo pa at nasa 14% ng populasyon pa lang ang bakunado. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Rider na nawala ng balanse sa pakurbang kalsada sa San Juan, Ilocos Sur na hulikam. Ang rider nakabundol pa ng isang residente. Narito ang report ni Marjorie Padua ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Sa pulsa CCTV camera ang pagsempla ng isang rider at pagbangga ng motor nito sa sibilyang naglalakad sa gilid ng pakurubang bahagi ng National Highway sa Banwara, San Juan, Ilocos Sur. Nagtamo ng sugat ang dalawa, ngunit agad naman nagkaayos ang rider at nasalpok. Bali yung rider po kasi proceeding north siya, mabalis yung pagpapatakbo niya. Kasi paliko, biglang paliko po yon na miscalculate siguro. Ayon sa pulisya, nadaan sa areglo ang insidente. Bali magdadagdag po kami. Siguro kami ng mga traffic signage dyan. Dahil yung iba kasi na motorist, hindi nila alam na may blind curve dyan. And then makikipag-coordinate kami sa DPWH. Nasunog ang isang SUV habang binabagtas ang T-plex sa bahagi ng barangay Purok, Pura, Tarlac. Sa kuha ng amateur video, kapansin-pansin ang makapal at maitim na usok mula sa naglalagablab na SUV. Ayon sa Bureau of Fire Protection, galing ng Caloocan City at patungo sana ng Baguio City ang sasakyan. Maswerteng walang nasaktan sa 8 magkakaanak na sakay ng SUV. Sa hood, nakita na kagad ng may-ari na may umuusok na. So immediately after niya makita na they over and started to check the vehicle, lalong lumakas yung pag-usok niya. Lumabas na muna sila ng vehicle, then tumawag ng assistance. Ako si Marjorie Padua para sa GMA Regional TV. Nasa mahigit 14 milyong piso halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Zamboanga City at makilala ko tabato sa loob lang ng halos isang linggo. May ulat si Sarah Hilomig Velasco ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Zamboanga City, umabot sa 125 master cases ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga na mahigit 4.3 milyon pesos ang nakumpiska ng otoridad mula sa dalawang motorized pump boat na may sakay na 8 tripulante sa karagatan ng Santa Cruz Island noong November 11. Galing umano na maluso sa Basilan ang bangka at papuntang barangay Sinunuk. Noong November 15 naman, nasa 4.8 milyon pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng otoridad sa Manalipa sa Zamboanga City. Wala ring maipakitang dokumento ang 6 na tripulante ng isang motorized pump boat na may karga na 138 master cases at 69 rims ng sigarilyo. Galing umano sa Malamawi, Basilan ang bangka. Sa sumunod na araw naman, 100 master cases ng smuggled cigarettes ang nakumpiska na naman ng otoridad sa checkpoint sa Barangay Sangali. Wala ring maipakitang dokumento ang driver ng private van. Samantala, nasa mahigit 5 million pesos naman ang smuggled cigarettes ang naharang ng Police Regional Office 12 sa checkpoint sa Makilala, Cotabato Province. Nakakarga ito sa isang six-wheeler truck na galing sa Davao del Sur na patungo sana sa General Santos City. Idiniklara ng pahinante na walang laman ang mga karton, pero nang inspeksyon ng otoridad, tumambad ang mga smuggled na sigarilyo. Isa sa limang sakay ng truck ang nakuhanan pa ng kalibre 45 na baril na walang kaukulang dokumento.
Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Sa mga naghahanap ng adventure, subukan ang makapigilingang paragliding sa Nueva Vizcaya. Samahan natin sa trip na ito si Joan Punsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyana. Sino ba naman ang hindi mapapawaw sa breathtaking view na tila abot ng ulap at tanaw ang lunti ang bulubundukin, pati ang lambak at asul na agos ng tubig mula sa Kailugan? Ito ang one-of-a-kind experience kapag sinubukan ang ipinagmamalaking extreme air sports na paragliding sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Ang sports, sinubukan ng vlogger na si Norway Ken Jesus, tubong Tagaygaraw City, Cagayan. Vibing Nueva Vizcaya! Actually po, hindi ko po ine-expect na ganun pala kasaya ang mag-paraglide. It's a way of releasing yourself into the world full of stress. Naging bentahe raw ng bayan ang topografiya nito para sa paragliding adventure. It meets the conditions, yung thermal condition, wind condition, and syempre, kailangan mong nasa taas, na mataas ang elevation ng munisipyo na yon. So, perfect siya for paragliding sport. Mga licensed pilot ang kasama ng mga turista at bisita sa paragliding na maaring tumagal ng hanggang 15 minuto. Dagdag kabuhayan din umano sa mga residente ang sports. Merong programa ang munisipyo ng Ambagyo, Local Development Pilot Program. So, magte-train tayo ng mga local para makapagbigay ng job opportunities at employment sa mga local. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sunod-sunod na ang pagbubukas ng mga pasyalan sa Negros Oriental matapos isailalim sa Alert Level 2 ang buong lalawigan. Kasama sa binuksan para sa mga turista ang Monkey Sanctuary sa bayan ng Santa Catalina. Hindi tulad ng ibang wildlife park kung saan nasa loob ng hawla ang mga hayop, dito ang mga unggoy ay malayang nakakagala. May ilang unggoy na lumalapit sa mga tao at nakikipaglaro pa ang mga ito, lalo na kung bibigyan sila ng pagkain. Hiling lang ng may-ari ng lupa sa mga bisita na malinis na pagkain at prutas lang ang ipakain sa mga unggoy. Bukas ang Monkey Sanctuary sa lahat, bakunado man at hindi bakunado ng mga individual. Isang nasabing lugar sa mga tourist destinations sa probinsya. Noon ay kinakatay at ibinibenta ang mga unggoy. Yung mga monkeys natin ay una pa sa mga tao. Kaya marami silang marami. Dati, iniihaw pa namin para pang-ulam. Kinakatay para ma-ulam. Nagbukas po kami. Nung tumaas po ang COVID po dito, nag-close po kami mga 1 month. Karambola ng mga sasakyan sa South Road Properties, Talisay City, Cebu, sa pool sa CCTV. May ulat si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dalawang SUV ang binundol nitong mixer truck sa Cebu South Coastal Road, Talisay City, sa probinsya ng Cebu. Sa video na kuha ng Talisay City Command Center, makikitang nakahinto na itong dalawang magkasunod na SUV dahil naka-stop signal na. Pero ang mixer sa likuran ng mga sasakyan ay tuloy-tuloy pa ang takbo at muntik nang maipit ang isang nakamotor. Nakalipat pa ang rider bago nangyari ang pagkabundol sa mga nakahintong SUV. Samantala, sa hiwalay na insidente, makikita ang banggaan ng dalawang nakamotor na parehong paliko sa kalsada. Posible umano na may isa sa dalawang rider ang hindi gumamit ng signal light. Sa ibang kuha pa rin ng command center, makikita naman ang pagbangga ng isang nakamotor sa likurang bahagi ng isang multicab. Nagminor umano ang naunang multicab nang mangyari ang insidente. Wa gyapon sila mo follow sa proper distance sa isig kasakyanan. So, kini resulta sa nisiya sa tungod sa taas nga volume po sa atong mga sakyanan. Tinataya nga abot sa 35,000 na mga sasakyan ang dumadaan sa main road sa Talisay City sa Cebu kada 3 oras.
at inasahan na mas dadami pa ang bilang ng mga sasakyan dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Upang masolusyunan ang nakaambang problema sa pagbigat ng daloy ng trapiko, dinagdagan ang mga traffic enforcers sa lugar. Ako si Femery Dumabok para sa GMA Regional TV. Arestado ang isang 20 anyos na lalaki matapos subukang magpuslit ng marijuana sa Naga City BJMP. Ayon kay Jail Officer Juan Vigor Oco ng Naga City BJMP Male Dormitory, protocol na nila ang pag-inspeksyon sa mga dalang gamit at kasuotan ng mga dumadalaw sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ngunit nang tanggalin ang suwelas ng kanang sapatos ng suspect, doon na nakita sa loob nito ang marijuana na nakabalot pa sa papel. Agad namang nakipag-ugnayan sa pulisyang Naga City BJMP para sa kaukulang investigasyon. Sa kabila ng aktwal na pagkakadiskubre ng droga sa sapatos ng suspect, pinabulaanan pa rin ito ang paratang sa kanya. May po kayo masusugo na madara pong kakanan duman. Kaya ako lalang po, tako lalang dapo kaya may motor. Tatawa na lang dapo ko sang gatos. Tapos yun na po, today ka man po inaakalang ugang laog itong sapatos na arog katoyo. Isang lalaki na tagpo ang nakabalot ang ulo, nakatali ang mga kamay at tadtad ng tama ng balang katawan sa Konsolasyon, Cebu kahapon ng madaling araw. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakabalot sa puting t-shirt ang mukha, nakatali ang dalawang kamay at tadtad ng bala ang katawan. Ganito ang kalagayan ng isang patay na lalaki matapos matagpuan ng mga residente sa tabi ng daan sa Barangay Pulog sa bayan ng Konsolasyon sa probinsya ng Cebu. Ayon sa mga pulis, natanggap nilang impormasyon alas 12:30 kahapon ng madaling araw. Ayon sa mga nag-report, may narinig silang mga putok ng baril bago natagpuan ang bangkay. Dito sa funeral parlor sa bayan ng Liluan, positibong kinilala ng ama ng biktima ang bangkay. Siya ay si John Kerry Balaba, 33 taong gulang na magdiriwang sana ng kanyang kaarawan kahapon o sa mismong araw ng matagpuan ng kanyang bangkay. Ayon sa ama ng biktima na si Downer Balaba, ilang buwan din silang hindi nagkita ng anak. Pero inamin niya na labas-pasok sa kulungan ng anak. Daghan, burag dusi ka bala, igo. Tulo sa ulo. Maglisod tayo ng Pangita Gusti siya yung nangitabo. Isa sa tinitingnan na motibo ng mga pulis sa krimen ang personal grudge at drug-related. May possibility man panlagmit anak katog yung mga kauban siguro nga may kung party na sa drugs katog mga kauban siguro niya may kasuko niya basig nakautang ni. Ayaw na ng pamilya na ipautopsi ang bangkay ni John Kerry dahil tanggap nila ang sinapit nito. Diba nakudaan nga daghan ang ngita na ng mga pulis. Nga ako panasanginan nga surrender lang, di ba nga siyang surrender? Manibawan sa mga gamit siya o maligya? Nga na, magamit, maligya. Ako si Femery Dumabok para sa GMA Regional TV. Umani ng mga positibong reaksyon at reviews mula sa mga viewer at netizens ang Limitless Heel ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Pinuri ng mga netizen ang galing ni Julian sa pagsayaw at pagkanta ng iba't ibang genre kasama si Nakapuso Heartthrob River Cruz, The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin at mga local artist mula Dumaguete City at Siquijor. Maliban sa musika, natunghayan rin ang ganda at mayamang kultura ng Siquijor na tinaguri ang The Healing Island. Samantala, ngayon pa lang ay inaabangan na ng publiko ang Limitless Rise kung saan tiyak muling mamamaha ang viewers sa angking talento ni Julian San Jose. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Hinangaan ng netizens ang isang pulis sa Naga City, Camarines Sur na nakuha ng video habang binibigyan ng pagkain ang isang matanda. Ang pulis sa video, kinilalang si Police Corporal Aldrin Bea ng Mobile Patrol Unit ng Naga City Police Office. Ayon kay Bea, binigyan siya ng pagkain ng kanyang kaibigan ngunit nang madaanan niya ang matanda sa gilid ng daan, pinili niyang ibigay ang kanyang pagkain. Isang rider ang kumuha ng video ng kagandahang loob ni Bea na nagdala naman ng good vibes hindi lang sa mga netizen kundi pati na rin sa kanyang kapwa pulis. Sagabos pong tao sa Divisatoya. Pag may pagkakataon po kita magtabang sa ibang tao, hanggat kaya pong itao, magtabang po kita sa ibang tao.
Isang simbahan sa Naga City, Camarines Sur, vaccination site na rin bilang pagsuporta sa vaccination rollout ng DOH-5. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Binuksan na ng St. Jude Thaddeus Parish sa Naga City, Camarines Sur ang kanilang pintuan bilang isa sa mga vaccination center ng lungsod. Ayon kay Father Francis Tordilla, ang naturang hakbang ay bahagi ng kanilang pagtugon sa panawagan at panghihikayat ng DOH Bicol na makiisa ang simbahan at iba pang panrelihiyong organisasyon sa vaccination program ng gobyerno. Sabi ng DOH, yung faith-based organization like our church is very instrumental kasi yung, I would say na yung level ng tiwala ng tao medyo mataas kapag it's within a community. Lalo if it's within a faith community. Ang St. Jude Parish ang kauna-unahang simbahan sa Bicol Region na nagsagawa ng pagbabakuna ayon sa DOH Bicol. Samantala, sumailalim sa training ang mga vaccinator, volunteers mula sa iba't ibang ospital, mga residente ng barangay, at pati na rin ang ilang staff ng simbahan. Ang ano namin, tentative plan was really December first week. So wala, nirush na namin, although the team is ready. Kasi ang team na nag-compose naman na nabuo namin dito sa parish is ano, vaccinators actually sila or members din sila ng vaccination team ng different hospitals dito sa Naga. Umabot sa 408 na individual ang naturukan sa unang araw ng pagbabakuna sa St. Jude Parish. Mayam kaya na, kaya po ang pamanang pagbabakuna na, kaya po ang kaya na sa mga aki. Kung magluwas kami o kaipuan po ang bakuna, para po kung halimbawa may masagap kaming ano, may protector ka sa diri. Muling bubuksan ang naturang simbahan sa Nobyembre at 30 para naman sa isasagawang pediatric vaccination. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Matapos mapabalita ang ginagamit ng ilang magulang ang kanilang maliliit na anak upang makauna sa pila sa vaccination site sa isang mall sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpatupad na ng pagbabago sa sistema ang local vaccination operation. Kung ano ito, alamin sa report ni Luan May Rundina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kahapon ang schedule ng second dose sa COVID-19 vaccine ni Rona Berdin. Dahil nagpapa-breastfeed pa siya sa kanyang isang taong gulang na anak, dinala niya ang sanggol sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pero hindi siya pinayagang makapasok. Ito'y matapos maglabas ng memorandum ang Local Vaccination Operation Center na nagbabawal sa mga batang may edad 11 anyos pababa na isama sa mga vaccination sites. Huwag mo kayo mabantay, ma'am. Yung breastfeed sag ko. Huwag kabin lang. Kaya ka nang ang style sa na ako. Magawas lang ako kadiyo. Kaya akong padidehon. Kaya expected na ako. Daw gayon ko mahuman kitungod sa kadaghan tao. Maliban kay Rona, may iba pang mga ina ang nagdadala ng kanilang mga anak. May mga nag-iwan na lang ng kanila mga anak sa mga staff na nasa entrance ng vaccination site. Ang memorandum ay ipinalabas ng Local Vaccination Operation Center matapos makita ang report ng Regional TV Balitang Bisdak na dinadala ang mga bata para makauna sa pila sa vaccination site sa isang mall. Kaluoy po sa mga bata nga gamiton ana. So yesterday when it was brought to my attention, I immediately told them verbally lang sa nga ibawal ang mga bata ages 11 below sa tanan vaccination sites. Dagdag ni Saison na hindi na rin nila papayagan ang mga magulang na iwanan ang kanilang mga anak sa entrance ng vaccination center. We're adding kanang risk sa ilaha kay gawas nga sila vaccinated, i-expose pag inato sila sa daghan nga tao. So we're just trying to protect also kani mga 11 to 11 below nga wala pa yung chance nga makapabakuna. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Umabot na nga sa mahigit 72 million katao sa Pilipinas ang nabakunahan na kontra COVID-19. Ayon po yan sa pinakahuling tala ng National COVID-19 Vaccination Dashboard. Mga nabakunahan sa mga probinsya, tumaas pa. Narito ang report. Sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 72 million COVID-19 vaccine doses ang naiturok sa mga Pilipino sa buong bansa. Mahigit 40 million rito ang nakatanggap ng first dose, habang mahigit 32 million naman ang fully vaccinated na. Sa Region 1, umabot na sa 3,026,520 ang mga nabakunahan. 2,336,436 doses naman ang naibakuna sa Region 2. Nasa 9,091,178 naman ang nabakunahan sa Region 3.
1,335,291 doses na ang naibakuna sa Cordillera Administrative Region. Sa Region 5, nasa 2,026,486 na ang mga nabakunahan. Sa Region 6 naman, umabot na sa 3,960,395 ang nabakunahan na. Sa Region 7, nasa 3,467,290 naman ang nabakunahan na. Nasa 2,359,271 naman ang total na nabigyan ng bakuna sa Region 8. Sa Mindanao, umabot na sa 1,479,921 ang nabakunahan sa Region 9. 2,618,737 naman sa Region 10. 3,149,905 doses naman ang naibakuna na sa Region 11. 1,349,097 naman na bakuna ang naiturok sa mga taga-Region 12. Sa Region 13, 1,257,977 na katao na ang nabakunahan kontra COVID-19. At sa BARM, 615,511 doses ng bakuna na ang naipamahagi. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Patay ang 18 years old na estudyante sa Gayn sa Camarines Sur matapos itong makuryente nang subukang ayusin ang kanyang internet connection. Ayon sa Gayn sa PNP, gumagawa ng ilang requirements para sa kanyang online class ang biktima nang mawala ng koneksyon ang kanyang internet. Sa pagnanais na matapos ang mga requirement, sinubukan ng biktima na ayusin ang kanilang wifi habang nakasaksak ito. Dahil dito bigla na lang nakuryente ang biktima. Agad siyang sinugod sa ospital pero idiniklara na rin itong dead on arrival. Mga kapuso, 33 araw na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters! At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.